atin pong papapatuloy ang ating exposition in the book of James. At tayo po ay nasa chapter 4 na ng book of James. James chapter 4. Basahin po natin beginning verse 1 up to verse 6. What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this that your passions are war within you? You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Or do you suppose it is to no purpose that the Scripture says he yearns jealously over the Spirit that he has made to dwell in us, but he gives more grace? Therefore, he says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, patuloy po kami umaasa lamang sa inyong biyaya as we listen again to you, Lord. Nais namin marinig ang inyong tinig at maturuan, matuto, makorek, and even rebuke, Panginoon, if necessary. Dahil sa aming mga labi na kasalanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan ang inyong mga salita at mangusap kayo, Panginoon, ng malakas sa bawat isa sa amin. At tulungan niyo din po kami na ang mga katotohanan na makukuha namin mula sa inyong mga salita ay hindi lang basta tumagos sa aming mga tenga at makalimutan namin ito agad, kundi matuto kami, Panginoon, na i-apply ito kaagad sa aming buhay. Sa aming buhay bilang mananampalataya na lumalakad pa sa sanlibutan na ito, na kung saan sinabi ni John, who's under the power of the evil one. So we pray, Father, that you would deal with us again with your kindness. In Jesus' name. Amen. Sa ating mga nakalipas na pag-aaral sa libro ng James, ay nakita natin kung paano si James ay nagbigay ng mga series of tests kung paano natin matukoy ang isang tunay na pananampalataya o genuine believer. Last time ay nakita natin na matutukoy natin ang tunay ang isang pananampalataya ng isang tao sa pamamagitan ng wisdom na meron siya. Ano klaseng lifestyle? Ano klaseng practical living meron siya? Kung ang wisdom na meron siya ay nagre-resulta sa purity, being peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere, ito ang buhay ng tunay na believer na nakatanggap ng godly wisdom from God. Ngunit kung ang wisdom or lifestyle naman ng isang tao ay marka ng selfishness, pride, and envy na nagre-resulta ng chaos, disorder, and every vile practice, ito ang buhay ng isang taong merong ang ungodly wisdom at marka ito ng isang buhay na walang tunay na relasyon sa Diyos. Ngunit dahil nabubuhay pa tayo sa mundong ito, na sinabi ni John, this world is under the power of the evil one, ang tunay na believer, kung hindi magiging maingat sa mga bagay na ini-entertain niya sa mundong ito at kung anong inaalaw niya mag-influence sa kanyang buhay, ay malapit din tayo sa pagyakap sa karunungan ng sanlibutang ito. Ito ngang mga sinulatan ni James ay kanyang nakikitaan. Nakikitaan na they followed ang godly wisdom na nagresulta ng kaguluhan sa kanilang fellowship.
James wants his readers to live by God's wisdom. And yet, he knows many in his audience live by the world's wisdom. In fact, makikita natin sa kanilang buhay na sila ay nagkaroon na ng pagkakaibigan sa masamang takbo ng sanlibutan ito. Verse 4, "You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be friend of the world makes himself an enemy of God." So, ang mga sinulatan ni James have followed the earthly and spiritual devilish wisdom, have friendship with the world, at hindi natin yan mapaghihiwalay, no? Kung nagsimula kang yakapin ang godly wisdom, tinatanggap mo na din ang pakikipagkaibigan sa masamang takbo ng sanlibutan ito. Friendship with the world is having its wisdom that leads to selfishness and pride that will result to many conflicts. And James tells them plainly what kind of people they have become and calls them in a strong terms to repent. But here in our passage, ay ipapakita ni James kung ano ang panganib, ang hindi magandang naging resulta bilang individual na mananampalataya ay nasa church kung magsimula tayong kaibiganin ang mundong ito. Having its wisdom, just what I stated, it leads to selfishness and pride that will result to many conflicts. And here, James shows to us ang many conflicts ng resulta ng ungodly wisdom and friendship with the world na marka ng selfishness and pride. So, there are three things I want you to note. First, yung conflict with others and within. Secondly, conflict in prayer. And lastly, conflict with God. But this time, we will only consider yung two headings. Conflict with others and within, and conflict in prayer. So, first of all, yung conflict with others and within. Sabi sa verse 1 to 2, "What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this that your passions are at war within you? You desire and do not have, so you murder, you covet and cannot obtain, so you fight and quarrel." So dito nagsimula si James sa isang tanong. What causes quarrels and what causes fights among you? Literally, it reads like this, no? From where wars and from where fights among you? So here James states na mayroong wars and fights among his readers. Those words ay obviously opposite sa godly wisdom, produced na pinoproduce, which is purity in motives, being peaceable, righteous deeds, etc. Rather, these are what ungodly wisdom produces. They have wars and fights. Meron silang relational conflict sa bawat isa. Merong pag-aaway, pagtatalo sa loob ng iglesia. At makikita natin from the words na ginagamit ni James, eh sobrang tindi at intense at destructive ang kanilang pagtatalo. Just look at the words he used with regards to their conflict. Sabi niya, war, you fight, you murder, you quarrel. And those words ay nasa present tense. Meaning, ito yung patuloy na nangyayari sa kanilang fellowship. They continue to have fights against each other. Eh bakit ganun katindi ang pagtatalo na meron sila? Eh because nga, yan talaga ang magiging resulta when some inside the church ay magsimulang yakapin ang wisdom ng sanlibutan ito at maging kaibigan ng masamang takbo ng sanlibutan ito. Ito ay magre-resulta tulad ng ating napag-aralan sa disorder
and every vile practice because of selfishness and pride sa puso na namamayani sa iba. They were some sa kanilang kapulungan who claimed to be believers and yet pinapakita nila sa kanilang buhay na ang wisdom na meron sila, ang lifestyle na meron sila ay from below, from this evil world and Satan. So no wonder meron talagang conflict sa kanilang kapulungan. This is not what God wants sa iglesia. Sa fellowship na mga nagsasabing sila ay mga followers ni Christ. Hindi ito ang kalooban ng Diyos na merong disharmony and conflict inside the church. Ang nais ng Diyos na tayo bilang iglesia ay merong kapayapaan sa bawat isa. To be united in the bond of peace, to demonstrate to one another ang gentleness, peace, mercy, good works, and righteousness. Hindi nais ng Diyos na makita tayong may kanya-kanyang agenda sa buhay, nagpapaligsahan, may inggitan, at may pangsariling interes. And that's the danger of having friendship with the world and have its ungodly wisdom. And it may happen sa isang iglesia. If we would just allow the world to influence our church imbis na ang salita ng Diyos. And it was a reality sa mga taong sinulatan ni James and it may also happen sa mga iglesia sa ating panahon. But then James ay ipinakita sa atin kung saan nagmumula talaga itong mga external conflicts na ito among them. Sinabi niya, in the first place, bakit ito nangyayari? He said, is it not this that your passions are at war within you? And here James answered his own question. Saan nagmumula ang external conflicts and wars and fights na meron kayo? Sinabi ni James, ito ay nagmumula sa inyong passions, sa inyong desires for pleasure, sinabi sa King James Version. Yung salitang passions or desire, hedone in the Greek, kung saan nagmula yung salitang hedonism, which means desire for pleasure. At sa New Testament, the word desire or passion is used only in a bad sense, referring to indulgence or lack of self-control of natural appetites or sensual pleasure. So it refers to uncontrolled and evil desires, masamang hangarin, masamang pita ng laman. One commentary said, it is worldly pleasures that are contrary to the expressed will of God. So sinasabi ni James, ang wars and fights that are going on externally sa inyong kapulungan, reflection yan of the conflicts na nangyayari sa inyo internally. Conflict within you sa inyong selfish or self-love desires. Bakit merong pag-aaway sa inyong kapulungan? That's manifestation ng inyong inner selfishness. Ng inyong pagiging makasarili. Within you, sinabi niya. Kung gumagamit kayo ng ibang translation, nakalagay doon, members. Hindi ito tumutukoy sa members ng kanilang kapulungan. Rather, it refers to members or faculties ng katawan ng isang tao. Na kahit ikaw ay mananampalataya, yung faculty natin meron pa ding labi ng kasalanan. Our body and its members have remains of sin. Ang ating isip, ang ating emotion, ang ating kalooban, ang ating tongue, etc. At ito yung sinasabi ni Pedro in 1 Peter 2:11, the passions of the flesh which wage war against your soul. So sinasabi ni James and even si Peter and Paul in Romans 7:23, merong pagtatalong nangyayari sa ating kaloob-looban. And minsan, nararamdaman natin yan, di ba? Naiisip natin
na pairalin ko ba yung selfishness ko, yung pride ko, o I will just humble myself? There's conflict in envy and selfish desires. Pero kung mamayari ang envy and selfish ambition sa ating kaloob-looban, the pursuit of selfish desire takes over. They disrupt our relationship to our brethren sa loob ng iglesia, and even to our families. Quarrels and fights will break out in the church and the family. Diba, merong mag-asawa daw, yung lalaki gusto niyang mag-Euro trip dahil naiinggit siya sa kanyang mga kaibigan. At sinabi ng kanyang asawang babae, deserve ko yan, Euro trip, nagtrabaho ko ng buong taon, I deserve a vacation. Ito namang asawang babae, dahil mahilig siyang magluto, may pang sarili din siyang hangarin, sinabi niya, no? Yung trip mo sa Europe, pambili ko na yan ng bagong refrigerator, bagong oven, bagong kalan. So nagtatalo na sila, arguing for their own way, and they use much truth para manalo sa argument. At ang minsang ending, kapag hindi nakuha yung kanilang gusto, nagsisimula silang magsisiyan sa bawat isa. When we chase our selfish desires, talagang magre-resulta ng pag-aaway. At the same time, naiisang tabi yung dapat na nagkakaunawaan kayo at mag-focus sa pinaka-importanteng bagay. Sa loob ng iglesia, ganun din. I remember, hindi naman ko sa ating church, I remember a story, merong isang member ng church, noong una, puri siya ng puri sa kanyang pastor, dahil sa kanyang pagtuturo, no, pinupuri niya yung kanyang pastor, nung nakang-gain na siya ng influence sa church, nagkaroon siya ng selfish desire na manguna sa loob ng iglesia, nagsimula siya i-criticize yung kanyang pastor. Sabi niya, babaw ng turo ni pastor, hindi ganun kaayos yung paliwanag, hanggang sa naghanap na siya ng butas na ibabato sa pastor. Sinira yung reputation ng pastor sa ibang tao at nagkahati ang iglesia. Saan nagsimula yung pagtatalo, di ba? Sinasabi na ni James, within uncontrolled sinful desires. Sinabi nga ni Hendrickson, when God no longer rules man's life, the pursuit of pleasure takes over and peace is disrupted because of frequent fights and quarrels. Idagdag pa ni James, di ba? Dinagdag pa ni James, you desire that sinful and selfish desires and do not have, so you murder. May pangsarili kayong gusto, hindi nyo nakuha, so you murder. Yung salitang murder dito, napakatindi. Hindi ibig sabihin na guilty ng physical na pagpatay o violence yung mga sinulata ni James. Perhaps, di ba, meron na kayong nabasa na balita na ang caption ay there's war in Congress. Hindi naman ibig sabihin na nagbatuan sila ng bomba, nagputukan sila ng baril sa Kongreso. Doang iba, sabi nila, sana ganun. Ibig sabihin lang, matindi yung pag-aakusahan nila sa bawat isa. Kumbaga, manghang yung pananalita na lumalabas sa kanilang bibig, merong alitan, merong samaan ng loob. Parang ganun yung sinasabi ni James. Nagpapatayan. Nagsasakitan sila sa isa't isa sa pamamagitan ng destructive words na inutos na nga ni James na kanilang dapat i-control ang lumalabas sa kanilang bibig. Because what's coming out in our mouths can be destructive.
They murder one another sa kanilang puso at isip. They were harboring resentment sa kanilang puso towards sa ibang tao. They have hatred in their hearts na para sa ating Panginoong Yesus, na kung meron kang puot at galit sa iyong kapatid, eh para ka na rin pumatay. That's a strong language na ginamit ni James. Hindi nila ma-fulfill ang kanilang masamang hangarin, and so ang gagawin nila ay gumawa ng masama, ng destructive behavior, or murder someone sa kanilang pag-iisip. You see, ganyan kalawak ang kayang gawin ng selfish desires. Kung hindi kayo makapaniwala na ganyan patindi ang kayang gawin ng selfish desires, just look at the news. Kung papaanong ang ibang tao gagawa ng karumal-dumal just to fulfill yung kanilang pangsariling hangarin. Literal, they will kill someone. Some ay willing pumatay, mangwasak ng pamilya ng ibang tao just to fulfill their desires. Sinabi pa ni James, you covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. The word covet, it means envious. It was used in chapter 3, verse 14 and 16. Matinding pagkaingit. They want what others have. They want it so badly na kung hindi nila makuha, they fight and make war. Sino mang humarang sa kanila, kanilang babanggain at wawasakin. Kung hindi ma-fulfill ang kanilang pangsariling hangarin, they create trouble. And I'm telling you, brethren, isa sa mga major na dahilan kung bakit ang isang church ay nahati, nagkakaroon ng matinding trouble ang mga members, kahit na naturuan na sila ng tama, solid sila sa biblical truths, it is because of uncontrolled selfish desires. Thinking highly of themselves. They want something so badly, they have a strong selfish ambition, at kung hindi yan makuha, hindi yan mabigay ng pastor o ng ibang mga members, siya ay handang makipag-away. Setting aside mutual understanding just to fulfill ang kanyang pangsariling hangarin. Kung iniisip mo na sa mundo lang yan nangyayari, sa secular institutions, it may happen sa loob ng iglesia. It may happen sa relationship natin bilang magkakapatid sa Panginoon. Kaya mga kapatid, how desperately we need the help of the Spirit to mortify yung nalalagi pa nating selfish desires. Upang hindi tayo humantong as individual and as a church sa binanggit ni James na merong pag-aaway, alitan, and even murder. Matthew Henry writes, natural desires are at rest when that which is desired is obtained. But corrupt desires are insatiable. Our desires must not only be offered up to God, but they must all terminate in Him, desiring nothing more than God, but still more and more of Him. So nasaan nakatuon ang iyong desire? Saan nakatuon ang iyong affection? Sa masamang takbo ng sanlibutan ito? Sa Panginoon? Kung sa sanlibutan ito, you will be sure tutuwo ka nito sa selfishness na magre-resulta sa maraming conflicts. But lastly, conflict or trouble in prayer. Verse 2b to 3. Sinabi doon, you do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. Sinabi ng isang writer, our pursuit of selfish desires
becomes so severe that we find we cannot bring ourselves to pray about them. Ganito kalala ang pwedeng maging resulta ng ating uncontrolled our sinful desires. It will lead us to being prayerless. Madalas, kung tayo ay nasa relational conflict dahil sa ating hindi masatisfied na masamang hangarin o kung may sama pa ng loob sa isang tao, mas madalas pa nating iniisip kung paano tayo makaganti sa kanila kaysa manalangin. Mas madalas pa nating iniisip kung paano yung kaaway natin magmukhang masama sa harap ng tao. We often skim rather than to pray. Madalas hindi natin nilalapit ang issue na ito sa panalangin. Marahil isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo dumudulog sa daan ng panalangin when we have conflicts is that ayaw natin ang ating galit just to go away. Gusto natin masatisfy ito. And so, hindi natin dinudulog sa panalangin na maayos yung conflict or we don't pray sa taong nakasamaan natin ng loob. And that's how far our selfishness can go. We don't ask God in prayer kung anong dapat gawin at hindi tayo nakakatanggap ng kasagutan sa Diyos dahil nga hindi tayo nananalangin. You are having trouble in praying. Ayaw mong manalangin dahil iniisip mo baka iba yung gawin ng Diyos. Diba? Gusto mo ito yung mangyari, ma-fulfill yung pangsarili mong hangarin, pero kung iniisip mo, kung mag-pray ka, iba ka maiba. So sinasabi mo sa iyong sarili, I will not approach God in prayer. Ako na lang yung gagawa ng paraan dahil sa ating selfishness. Diba? Dahil sa ating selfishness, pati paglapit sa Diyos sa panalangin, ay nakakalimutan natin. O marahil sasabihin nyo, inananalangin naman ako sa Diyos. Dinudulog ko naman sa Diyos yung trouble ko. Meron akong relational conflict with other people. I prayed to God, pero bakit walang sagot? And here James teaches us that our selfishness, our selfish motives, ang dahilan kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. You ask and do not receive. Why? Because you ask wrongly to spend in your passions, in your selfish desires. Here James teaches us something about prayer. And he asserts na kahit na tayo ay nananalangin, we fail to receive an answer. Why? Ang problema ay hindi ang Diyos. Huwag mong isipin na kung may pinapanalangin ka at hindi binibigay pa ng Diyos, eh iniisip mo agad pinagkakaitan ka ng kabutihan ng Diyos. Perhaps you need to search your heart. Suriin mo muna kung yung panalangin mo sa Diyos ay tama at yung hinihingi mo ay hindi lang para masatisfy ang iyong selfish desires. We are told that when the believer asks in Jesus' name, anything in His name, in John 14:30, Jesus says, He will honor that request. When we come to Him in Christ's name. In 1 John 5:14, and this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Kung tayo ay humingi sa Diyos in Christ's name, align sa Kanyang kalooban, sa Kanyang salita, it hallows the name of God. We pray for to further the cause of God's kingdom and in harmony with God's will expressed in His word.
If these are believers' motives when he prays, God will prosper him by granting his request. God is graciously answered that prayer. For he is the giver of all gifts, sinabi ni James. If anyone of you lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach and it will be given him. Generous ang Panginoon. Magkaloob sa ating mga panalangin at daing. Merong mang delay sa sagot ng Panginoon, he has a good reason for that delay. And often, the delays sa ating panalangin is for the purpose to strengthen our faith, to continually trust, to continually depend upon God. But God is gracious to grant the answers of His people. To grant the prayers of His people, to hear their prayers and answer them. Ngunit it can be hindered. Walang kasagutan ng Diyos sa iyong panalangin if you pray wrongly. Meaning, hindi align sa kalooban ng Diyos na hayag sa kanyang salita. And also, if you pray for wrong motives, nagpe-pray ka nga, pero behind that prayer item, para pala ma-satisfy ang iyong selfish desires. Nag-pray ka ng mataas na posisyon sa trabaho, magandang career, successful business. Nagtataka ka, parang walang sagot ang Diyos. Lagi ka namang nagpe-pray. Baka naman hinihingi mo yan dahil behind that ay meron kang maling motibo. Para sa iba, para magkaroon ng supremacy sa iyong trabaho, tinitingalain ka ng mga tao o kaya naman para hindi ka basta maliitin ng mga tao. So, yun ang pwedeng mangyari. So, those are examples at marami pang iba. Pwede rin sa ibang mga bagay. Bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin? Because we, behind our prayer list are our selfish motives. Wrong motives in praying. Why would God answer the prayer of a believer who wants to live like the world? So you make sure you check your motives sa mga nilalatag mong panalangin sa Panginoon. If it is coming from selfish ambition and pride, from wrong motives, don't expect an answer from God. One commentary said, God refuses to listen to men who eagerly pursue selfish pleasures. Greed is idolatry, and that is abomination in the sight of God. God does not listen to prayers that come from a heart filled with selfish motives. Covetousness and selfishness are insults to God. So you see, kung gaano katindi ang trouble na dala ng ating selfish desires, kung ito ay namamayani sa ating buhay, at bilang isang iglesia, once na maging kaibigan natin ang masamang takbo ng sanlibutan ito, and follow their ideas, embrace their wisdom, accept their philosophies marked by selfishness and pride, inevitably, kung hindi tayo magiging mapagbantay at maingat, it will lead to relational conflict. It will lead you to trouble in prayer, unanswered prayers because you ask selfishly. At ang worst, as we shall see next Sunday,
we will be in conflict with God. That's how far our uncontrolled selfish desires can go. If not by the Spirit, we mortify it and walk not on it. So as a conclusion, the challenge for us, mortify selfish desires, for it will create a great havoc in your relationship to others. Iwaksin mo sa tulong ng banal na Espiritu ang makasariling pagnanasa dahil nagdudulot ito ng malaking pagkasira sa iyong relasyon sa iba, whether sa ating iglesia o sa inyong tahanan. If you do not put to death your sinful, selfish desires, inevitably you will have war. You will have conflicts in your relational, in your horizontal relationship to people, and even vertical relationship to God. It brings not only conflict in your own soul, but conflict with other people. At kung babalik ta rin naman natin, kung merong conflict sa loob ng iglesia or sa inyong tahanan ay puno ng disharmony and troubles, it is because some, kung hindi lahat, are living at namamayani sa kanilang buhay ang selfish desires. Gaano katindi ang damage na dulot nito? Nakita natin, sobrang destructive. It can destroy integrity. It can destroy peace and unity in the church. It can destroy marriage. If you are a believer, unmortified selfish desires can destroy also your prayer life. It hinders your prayers, and we can go on and on and on how destructive it is. Merong isang story ang nabasa ko, merong isang anak na nagtanong sa kanyang tatay. Ang tanong niya sa tatay niya, sabi niya, "Dad, paano nagsimula ang gera?" Sabi ng tatay niya, "Well, let's take the First World War. Nagsimula yung gera noong yung Germany sinakop yung Belgium. Biglang sumingit yung asawang babae at siya sabay sabing, sabihin mo yung totoo sa anak mo. Nagsimula yung gera nung someone ay inassassinate." Biglang tumayo yung tatay with an attitude of pride and supremacy o superiority at tinapik ang kanyang asawang babae at sinabi, "Ikaw ba tinatanong? O ako?" Nagtalo sila, nainis ang kanyang asawang babae at siya ay nag-walk out. At sabi ng kanilang anak, "Dad, hindi mo na kailangan sabihin sa akin kung saan nagsimula yun." Now I know, it's pride. It's selfishness. It's the sinful desires within us. Uncontrolled. Kaya't nagre-resulta ng pagtatalo-talo at hidwaan. And the way to resolve conflict with others ay hindi sa pamamagitan ng manalo ka sa inyong bangayan or argumento. Rather, kung ikaw ay mananampalataya, kung meron kayong conflict with others, to resolve that is to first resolve those first forces that are waging war in your soul. I-resolve mo muna yung pride or selfishness, jealousy sa iyong puso, sa iyong buhay. Baka naman dahil wala kayong pagkakasundo, kung meron kayong conflict sa iba, it is because hindi mo muna sa iyong buhay winawaksi ang selfish desires at ang kayabangan. Eh, hindi talaga magkakaroon ng reconciliation and peace if you don't first win the war waging in your soul.
Kaya tanghamon sa atin mga kapatid, kung gusto natin ma-maintain ang harmony, ang kapayapaan sa loob ng iglesia ito, by the help of the Spirit, let us mortify the remains of sinful desires in our lives. Or to use the words and commands of Paul in Galatians 5:16, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other. John Calvin writes, walking by the Spirit is the denial of self and one's fleshly desires, and turning to Christ to follow this example, asking the Spirit to enable us to do so. Tayo ay lumakad sa Espiritu sa paraan, denial of self, of one's fleshly desires, at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na makikita sa kanyang salita. Richly, yung salita ng Diyos dapat namamayani sa ating buhay. Walk by the Spirit and you will not gratify the sinful desires of the flesh. But also, let me say, don't befriend this evil world system. Huwag mong kaibiganin ang masamang sanlibutan ito. Though we will talk more about this next time, I just want this to be forefront in our study here. Don't make friendship with the world. Or to use the word of John, don't love the world. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life is not from the Father, but is from the world. Hindi ibig sabihin ito na hindi na natin mahalin ang ating mga relatives and friends at mamuhay na lang tayo sa mundo magpakalayo-layo. It just means huwag mo yakapin ang masamang takbo ng sanlibutan ito. Its values, its philosophies, its ungodly wisdom marked by pride, envy, and selfish ambition. Dahil once na yakapin mo ang karunungan ng mundong ito, gaano man ito ka-enjoyable and fulfilling it may appear, it will surely lead you to chaos, disorder, and every vile practice. Gulad ng sinabi ko, friendship with the world is having its wisdom that leads to selfishness and pride that will result to many conflicts. And we need to be reminded of that call again and again, not to befriend the world. Do not love the world, dahil merong tendency sa buhay ng isang mananampalataya na i-pattern natin ang ating buhay sa masamang takbo ng mundong ito. To follow the wisdom of this world, dahil nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Every day, we are bombarded with worldly ideas that allures us to follow. And what do you think ang reaction ng Diyos when a believer becomes enamored with the world? God might discipline us. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, He might cause something sa ating buhay para makita natin kung gaano kawalang saysay to love this world. Dahil never ng Diyos ito-tolerate ang pagkakaroon natin ng friendship with the world. As for you, my friends, friendship with the world will bring you to a great conflict with God. Ang pagkakaroon ng pagkakaibigan, pagmamahal sa masamang takbo ng mundong ito ay magdudulot sa iyo ng malaking trouble sa Diyos. Dahil ang pagkakaroon ng friendship, ng love, ng sasalibutan ito ay pagiging kaaway ng Diyos. Again, sinabi ni Matthew Henry, He who sets his heart upon the world, you will conform to it
rather than lose its friendship, is an enemy to God. Kung minamahal mo ang sanlibutan ito, evident by your life, full of selfishness and pride, ikaw ay kaaway ng Diyos. Namumuhay ka neglecting God. Namumuhay ka without any reference to God, not following His words. Marahil umatin ka ng church every day, you join the people of God in worship every Sunday. But how about your daily life? Do you love God and obey His word? Or you are so enamored with this world? Do you love God? If not, isa lang ang ibig sabihin niyan, you love, your love is upon something else. You love the world, your sin, and the devil. And if you don't repent now at talikuran ng sanlibutan ito, hindi mo tanggalin ang iyong loyalty sa mundong ito at pagmamahal sa iyong kasalanan, you are an enemy of God. Kasama ka nilang pupuksain ng Diyos at tatanggap ng parusa ng Diyos magpasawalang hanggan. And so, ang panawagan din sa inyo, mga kaibigan, do not love the world. This world is passing away along with its desires. And it will lead you to destruction. Rather, magtiwala ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Para magkaroon ka ng pagkakasundo at kapayapaan sa Diyos. Gawin mo ang patulad ng ginawa ng one of the characters in Pilgrim's Progress na si Christian, who turned his back sa sanlibutan, closed his ears, and focus on that celestial city while saying, life, life, eternal life. May you run to Christ. May you love Christ and believe in Him for your salvation and have eternal life. Tayo ay manalangin. O aming dakilang Diyos, salamat for reminding us the danger of loving this world, having its wisdom marked by selfishness and pride. Salamat po, Panginoon, for your reminder. O Diyos, tulungan niyo po kami, for we know how weak we are. We know, Lord, that we are prone to wander. But by the Spirit, Panginoon, at tulad ng sinabi niyo, available sa amin ang aming mga pangangailangan to fight against our remaining of sin, our selfishness. Father, help us as we again face another week. For we know we will be bombarded by the ideas of this world, by its wisdom. Help us to guard our hearts that we may not deviate sa inyong mga kalooban. Sa lahat ng ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. In Jesus' name.